Isang makasaysayang umaga. Hi, ako si Mang Rubin mula sa Las Piñas National High School at nagbabalik ang AEHAB. Narito kami muli upang samahan kang bigyang saysay ang kasaysayan. Kasama ulit natin ang ating mauhusay na AEHAB Educators. Ako si Sir MJ. Ako si Ma'am Kat. Ako si Ma'am Mary Ann. Ako si Ma'am Maggel. At ako si Ma'am Maureen. Magandang araw at welcome! Bago natin simulan ang ating talakayan, tayo ay magbagtanaw sa nakaraang paksang ilalakay sa tulong ni Ma'am Mariel, Ma'am Maureen, at Ma'am Kathy. Sa nakaraang aralin, ating tinalakay ang katangiang pisikal ng daigdig. Maaari ko ba pagbigay ng katangiang pisikal na taglay ng ating daigdig? Mahusay! Ang daigdig ay may hugis na oblate spheroid. Ito ay hindi perpektong hugis na bilog. Ito ay binubuo ng core, mantle at crust, at may mga plate o malaking masa ng solidong bato na nakalutang sa mantle. Ito rin ay may mga imahinaryong guhit na makikita sa globo na modelo ng mundo. Ang daigdig ay binubuo ng iba't ibang kontinente na kinapapalooban ng iba't ibang bansa. Bawat kontinente ay mayroong mga natatanging anyong lupa, anyong tubig, at yamang likas. Bawat isang bansa din ay mayroong iba't ibang klima, batay sa lugar o lokasyon kung saan sila matatagpuan. Maaari mo bang ilahad kung paano nabuo ang mga kontinente ayon kay Alfred Wegener? Magaling! Ang pagkabuo ng kontinente ay inilahad ni Alfred Wegener sa teoryang Continental Drift Theory, na kung saan tinalakay na iisa lamang ang kontinente sa daigdig, na tinawag na supercontinent o Pangaea, at tuluyang pagkakaroon ng mga kontinente sa ating kasalukuyang panahon. Maari ka bang magbigay ng mga uri ng likas na yaman sa daigdig? Mahusay! Ang mga uri ng likas na yaman sa daigdig ay yamang tubig, yamang lupa, yamang mineral, yamang gubat, at yamang tao. Ngayon natapos na tayo magbalik-tanaw sa ating nakaraang aralin. Pagtungo na tayo sa paksa na ating tatalakayin para sa araw na ito. Ilalahad sa inyo ni Ma'am Maureen ang layunin ng paksang tatalakayin. Sa araling ito ay ating bibigyan tuon ang pag-aaral tungkol sa heograpiyang pantao. Sa bahaging ito, iyong masusuri ang kahalagahan ng mga natatanging kultura ng mga rehiyon, bansa, at mamamayan sa daigdig. Nasubukan niyo na ba ang makipag-usap sa mga foreigner? Koreano, Amerikano, Chinese o Indian? Napansin niyo ba na iba ang wika ng kanilang sinasalita? Maging ang kanilang panlabas na itsura? Natanong mo ba ang ilan sa kanilang kultura o paniniwala? Katulad ba ito sa paniniwala na kinagistan mo? Ang mga katanungan na ito ay inyong masasagot sa pag-alam natin sa kahulugan at mga saklaw ng heograpiyang pantao. Bago natin malaman kung ano nga ba ang heograpiyang pantao, mahalaga na malaman muna natin ang kahulugan ng salitang heograpiya. Ang heograpiya ay nagmula sa salitang Greek na geo na nangangahulugang daigdig at graphia na nangangahulugang paglalarawan. Sa makatuwid, ito ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral na katangiang pisikal ng daigdig. Ito ay nahati sa dalawang sangay,
ang Heograpiyang Pisikal o Physical Geography, at ang Heograpiyang Pantao o Human Geography. Malaki ang kaugnayan ng heograpiya sa kultura ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong nalaman nyo na ang kahulugan ng salitang heograpiya, atin namang bigyan ang pagpapakahulugan ng isa sa mga sangay nito. Ang Heograpiyang Pantao. Ang Heograpiyang Pantao ay tinatawag din na Heograpiyang Kultural. Ito ay isang agham panlipunan kung saan pinag-aaralan ang interaksyon ng tao sa kanyang kapaligiran, kung paano niya ito binabago at kung paano din siya nababago o naapektuhan ng kalikasan. Ang Heograpiyang Pantao ay mayroong iba't ibang saklaw. Ito ay ang wika, reliyon, lahi o pangkat etniko. Madalas ka bang manood ng mga K-drama? O mag-movie marathon ng mga lokal at dayuhang palabas? O di kaya ay manood ng performance ng mga iniidol mo gaya ng Twice, Blackpink, Taylor Swift, Sarah Geronimo, at iba pang mga local at international artists? Sa araw-araw ay narinig natin ang iba't ibang tunog ng wika sa ating paligid. Madalas, mahirap itong unawain. Ngunit, sa tulong ng mga subtitles at translator, ay atin itong nauunawaan. Sa bahaging ito, ay ating aalamin kung saan pamilya na bibilang ang wika ng inyong mga iniidolo. Ano nga ba ang wika? Ito ay kalipunan ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na bantas upang may pahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Sinasabi, ang wika ang kaluluwa ng isang kultura. Ito rin ay nagsisilbing pagkakakilanlan ng lahi o pangkat na kinabibilangan ng tao. Mayroong 7,105 na buhay na wika o iyong patuloy na ginagamit pa rin sa kasalukuyan at tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig na nakapaloob sa tinatawag na language family o ang mga wikang magkakaugnay na may isang pinag-ugatan. Pinapakita sa talahan na yan ang pamilya ng wika sa daigdig. May kita natin ang bahagdan ng mga nagsasalita, ang bilang ng buhay na wika, at ang mga bansang gumagamit ng wikang nakapaloob sa bawat pamilya ng wika. Ang language family sa daigdig ay nagsasanga-sanga sa iba pang wika na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng daigdig tulad ng Afro-Asiatic na sinasalita ng mga bansa sa kontinente ng Africa tulad ng Algeria, Egypt, Ethiopia, Libya, Mali, Nigeria, at ilan sa mga bansa sa gitnang silangang Asya tulad ng Iran, Iraq, Oman, Syria, Turkey, at United Arab Emirates. Ang Austronesia naman ay ginagamit ng mga nasa timog silangang Asya tulad ng Pilipinas, Brunei, Cambodia, Myanmar, at mga isla sa Pasipiko tulad ng New Zealand at Marianas Islands. Ang Indo-European naman ay pamilyang wika ng bansa sa Hilaga at Timog Amerika. Mga bansa sa Europa tulad ng Austria, Belgium, France, Sweden at mga bansa sa Asia tulad ng Iran, Iraq at Israel. Sa kabilang bahagi, ang Niger-Congo na isa sa pamilyang wika ng Africa ay sinasabing pinagmulan ng wika ng mga taga-Senegal, Kenya, Cape Town at South Africa. Samantalang, ang Sino-Tibetan ay sinasabing pinag-ugatan ng wika ng mga Chinese at mga Tibeto-Burman, kung saan kabilang ang mga bansa ng Bangladesh, Burma, Laos, Myanmar, Nepal, Thailand at Vietnam. Mahalagang iyong mabatid na ang wika ay mayroong dalawang uri. Ito ay ang tonal kung saan ang kahulugan ng salita at pangungusap
ay nagpabago batay sa tono ng pagbigkas nito. Ang halimbawa ng tunan na wika ay ang wika ng mga Tsino. ChineseLanguage.com. Listen to the four Chinese words which appear in display 1. They are presented in the traditional order of the four tones. Ma, 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 ma. Again. Ma, 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 ma. The overwhelming impression to a speaker of English is that these must be the same word said four different ways. After all, in English we can say, ma, meaning is that you, mother, or ma, meaning perhaps it's you, mother. But notice that we'd say that it's the same word in both utterances. We can make different utterances with different patterns of intonation, but not different words. Now listen again to what we said are four different words in Chinese. Ma, 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 ma. Again. Ma, 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 ma. To a speaker of Chinese, each of these words is perfectly distinguishable from the others. The different tones keep them apart just as effectively as, in English, different consonants set off ma from pa, and different vowels set off ma from mi. So giving a word a wrong tone can be just as disastrous as giving it a wrong consonant or vowel. If you say ma, when what you meant was ma, you've said horse instead of mother. If batay sa inyo napanood na video, ang mga Incheck ay mayroong tonal language na kung saan ang iisang salita ay pwedeng magkaroon ng iba't ibang kahulugan batay sa tono ng pagbigkas nito. Ang non-tonal na wika naman ay ang mga wika na kahit magbago ang tono ay hindi nagbabago ang kahulugan ng mga salita at pangungusap nito. Ang halimbawa nito ay ang salita ng mga Koreano. Hello class! Welcome to another episode of K-Well. I'm your host for today, Professor O. And due to popular demand, our word for this week is 안녕. Professor O, doesn't everyone already know that word? Perhaps, but do you know the three formal ways of saying hello and goodbye? Some students may not know the basic 안녕 yet, so let's start from the beginning. 안녕 is the informal, casual way of saying hello. It also means goodbye. Some of you guys wanted to hear more conversations in Korean, so here it is. 안녕 친구. 안녕 빌리. 잘 있었니? 오늘 노래방 안 가서 우울해. 잠깐만. 어제 가지 않았어? 응, 갔었어. 오빠보다 노래방이 네 애인이군. 맞아! 노래방 너무 사랑해. 아이고, 우리 오랫동안 얘기했다. K와 끝나고 놀자. 좋아, 좋아. 안녕. 안녕. Besides 안녕, did you hear any other familiar words? Maybe words from previous K-Wells like 오빠, 아이고, and 사랑. Remember, 안녕 is informal, so use it towards friends and those younger than you. When you say hello to those older than you, you say 안녕하세요. 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 There are two formal ways to say goodbye. If the older person is leaving, then you say 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. If you are the one leaving, then you say 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Always remember to slightly bow when you greet the elders. This is a sign of respect. And if you don't do so, you can be in big trouble. Sa ikalawang video naman ninyong napanood, ay ipinakita na ang mga Koreano ay mayroong non-tonal language na kung saan ginagamit ang salitang anyong sa pagsasabi ng hello and goodbye. Kabuuan, ang wika ay mahalagang aspekto sa buhay ng tao. Ito ay susi sa maayos na pakikipag-ugnayan o komunikasyon sa kapwa-tao.
Sa mundong ito, na iba't iba ang wika na ginagamit sa komunikasyon, mahalagang ating isaisip na hindi ito dapat maging hadlang sa pagkakaunawaan at pagbuo ng isang mapayapang lipunan at mundo. Kailangan natin igalang ang bawat isa at subukang unawain ang kanilang kultura at wika. Tandaan na mas makulay ang mundong ating kinabibilangan dahil sa ating pagkakaiba-iba. Tandaan, magduto sa daraan, maging mulat sa kasalukuyan dahil ikaw ang saysay ng kinabukasan. Paalam!